Isang oras ang biyahe, sakay ng isang bangka papunta sa parola ng Barangay Pugad dito sa Hagonoy, Bulacan. Pagdating sa Pugad Lighthouse, tumambad sa amin ang kaawa-awang kalagayan nito. Halos poste na lang ito na nakatirik sa gitna ng tubig. Natibag na ang ilang bahagi ng tore. Kinakalawang na rin ang hagdanan at ang mga nakalitaw na bakal ng pundasyon. Ayon sa mga residente, hindi malayong tuluyang magiba ang parola sakaling tamaan ito ng malakas na alon at hangin. Sakop pa rin ng Manila Bay ang bahaging ito ng Hagonoy, Bulacan. Isa sa mga pinakaabalang ruta ng mga sasakyang pandagat ang Manila Bay, kaya mahalagang gumagana sana ang Pugad Lighthouse. Ano po yung malaking tulong niya nung gumagana itong lighthouse, lalo na po para sa mga mangingisda? Sabi nung sa mangingisda, malaking tulong ho dahil once na lumuot po kami dito, madali po namin nakikita kung saan kami papunta o saan kami mamamalakayan. Halimbawa ho dito kami papunta sa may parting Bataan, alam na ho namin kung saan kami papasok o kung saan kami mamamalakayan kasi nga ho, siya yung nagiging guide ho namin. May mga na-aksidente na po ba o nawala dahil walang parola? Ang pinaka-aksidente po namin nararanasan, yung pong tumama kami sa mga batuhan dahil madilim nga ho dito. Matapos kabitan ng mga kagawad ng barangay ng pansamantalang hagdanan ng ibabang bahagi ng parola, nakaaway na. Sinubukan kong akyatin ito upang makita ang kondisyon nito sa itaas. Hindi po kaya. Sa unang subok ay kinabahan ako dahil sa tarik ng hagdanan sa gilid ng parola. Hindi ko talaga kaya. Sige na nga, subukan na nga uli natin. Nakakatakot muna. Ha? Muna. Ganun kasi siya, vertical. Kaya't naglagay ang mga kagawad ng lubid na pwede kong kapitan. Grabe, ang purok nung hagdan. At saka sobrang tarik kasi talagang totally vertical. Ang problema, gumagalaw yung hagdanan dahil marupok na siya. Okay. Noong 1880 pa itinayo itong parola na ito, malaking bagay sana para sa mga mangingisda, no? Pero mahigit isang dekada na raw nasira itong parola. Bandaron daw, Bataan, Bandaron naman Cavite. Kung nasan tayo ngayon, Bulacan. So itong parola raw na to, talagang hindi lang para sa mga taga-Bulacan, kundi para rin sa mga karatig bayan na magagamit na marker ng mga maliliit na mangingisda. Dahil mahigit 130 taon na mula nang itayo ang Pugad Lighthouse, mahalaga rin daw sana na maprotektahan ito dahil malaking bahagi na ito ng kasaysayan ng Hagonoy. Sa gitna ng madilim na laot ng Barangay Pugad, Hagonoy, Bulacan, naabutan naming nangingisda si Mang Romel Cruz. Liwanag mula sa buwan at sa isang maliit na flashlight ang nagsisilbing tanging gabay ni Mang Romel sa pamamalaon. Matapos ang ilang oras ng pangingisda, dumiretso na sa barangay si Mang Romel para maibenta ang kanilang mga huli. Kalmado ang dagat ng gabing yon, pero kailangan daw ay mag-ingat pa rin sila sa pamamangka.
ito na ho yun, yung sinasabi namin na kapag ka ilang sindi yung aming parola o hindi gumagamit ng aming lighthouse, maaaring madisgrasya kami, maaaring masira yung aming mga gamit.